reason ng paggamit ng mga pasyente is chronic pain. Pagkatapos po ng chronic pain, ang next na po na reason kung bakit ginagamit ang cannabis is for mental health problems. Primarily, anxiety and depression. So, yung mental health po, talagang isa siya sa mga main reasons kung bakit gumagamit yung mga pasyente. And primarily po, yung CBD po, no? Yung cannabidiol. So, definitely po, in the future, mas dadami po po ang mga indications niyan na makukuha po natin sa halaman po. Once po malampasan natin yung mga barriers sa pag-research at pag-develop pa ng gamot na to, namely, yung legal barrier, no? Yung mga batas natin na napaka-restrictive and punitive, once matanggal po yan, mas makapag-research na ang mga private companies o mga academic institutions, universities, para mas siyempre ma-improve natin ang mga iba't ibang sakit. Next, bukod sa legal barrier, siyempre yung social barriers, no? Yung stigma. Once makorek na natin na hindi naman totoo yung mga sinasabi dati tungkol sa cannabis, eh mas magkakaroon ng room para, yun nga, for accurate information dissemination. Na, yun nga, kung alin accurate, ibig sabihin, saan siya makakatulong at kung paano siya makakasamaan na yung side effects. Dapat accurate tayo doon, no? Kasi FDA, nanginginig ng clinical trial sa gamot eh. 1 year, 3 years, 5 years, 10 years. Ako nga, nagtanong sa group, sabi ko, pahit pa kayo na magitay na 10 taon bago mailabas ang medical cannabis sa Pilipinas, hindi lang sila sakayon. Kaya ano gagawin natin? Eh, since tatanggapin naman ang Pilipinas ang mga medical studies na ginawa sa ibang bansa, tatanggapin na rin ang Pilipinas ang duplicate na formulation sa ibang bansa. Hindi na natin kailangan pag-aralan, hindi na natin kailangan i-clinical trials dahil approved na sa ibang bansa. Gagayahin na lang natin at inalabas sa Pilipinas. Then we say 19 years. Immediately, paglabas ng batas, pwede na tatanggapin yung studies, no clinical trials, product development and manufacturing.